and KB. Rotary International Clubs On-Net, ang palatuntunan sa radyo na magpapakilala sa Rotary. Ihahayag ang mga layunin at gawain ng mga Rotary District. Magsusulong at maghihikayat sa bawat mamamayang Pilipino na pahalagahan at paigtingin ang disente at mahusay na buhay ng tao. Dahil sa Rotary, una ang paglilingkod bago ang sarili. Rotary Service Above Self. Ang programa na magbibigay serbisyo sa publiko na binubuo ng mga kasapi ng Rotary sa iba't ibang panig ng mundo. Inihahandog ng Rotary Club Metro San Francisco del Monte at Rotary District 3780. Sa Our Icon, konektado ka kahit saan, kahit kailan. Yan. Magandang umaga po muli sa mga taga-subaybay natin at sa mga kababayan natin. May kasama po tayo ngayon si Miss Sure Manuel. Hello po, Mama Elizalde. Ano po? Mama Rex. Oh, hello, ako magandang si Sure Manuel. Yes, ako, and sure I'm WBL. Oo. I chose. So medyo alam kong in the spot lang ako. To take the place of Mr. Ed Madrid, ang aking butihing classmate. So, yeah. So, today, I think we have a special guest. Tama, Chot? Opo, hindi ko lang tiyak kung nandiyan na sila sa ating, yung sa platform po natin, ano? Pero sinabi nga ni Kuya Ed Madrid na meron tayong mga invited guests for today. And so, hopefully, they can really join us. Anong nakaraan kasi parang may problema din sa ano no sa connection. I don't understand. Pero parang recently may mga problema yung ano yung mga telcos natin. Hindi ko alam na ano bang experience po ninyo so far. Well, so parang far talaga just with you. This is my first time na naglakad ako mag-StreamYard. Kasi matagal ko na naririnig ito because of Elsa no sa DWBL. Kinukonvince niya. As you know, I also have a program para naman sa mga senior citizens. So kinukonvince niya yung aking partner na congressman na pwedeng mag-StreamYard. Pero since hindi namin naiintindihan ng StreamYard, we have to go all the way. Like, alam mo kanina, Choy, muntikan na akong tumakbo talaga dyan sa studio dahil hindi ko alam na marunong pala ako mag-StreamYard. Simple lang naman pala. Pero kung meron ngang naging technical difficulty, yun ang mahirap dahil nasa malayo tayo eh, di ba? So, iba yung studio ka, kung nasa studio ka at nagkaroon ng technical difficulty, nandyan lang ang technician, magkakausap kayo ng technician. But anyway, I pray that hindi naman tayo magkaroon ng bulilyaso ngayon. Eh, first Sunday ko with you. Ngayon lang tayo nagsama ulit, di ba? Oo nga po, opo. Yeah. So, sa ngalan ni Kuya Ed Madrid, no? Kuya Ed, world class president. Po, no? Kasama po natin ngayon si Miss Sure Manuel. So, sure na sure po tayo ngayong araw. Ano po? Pero Ed, saan ka man naruro? Don't do that again. In on the spot ako, Chot, eh. Medyo, kung hindi lang pangalan mo narinig ko, medyo tatama rin pa ako eh. Eh, ikaw naman daw ang mag-post. At saka, somehow, binalikan ko yung ibang programs nyo. Mabilisan. And alam mo yung voiceover ng intro nyo ay aking estudyante. Kaya masaya naman ako. Wow. So ngayon ko lang nalaman, ah, that's interesting no pa no. Anyway, yun ang medyo dating nung ating intro. Anyway, so naguluhan talaga ako for a while, Chot, kasi nung nagkakasama tayo, parang iba yung title ng program natin. So tell me more, baka pwede naman habang hinihintay natin yung guest. Ano talaga ang pakay ng Rotary International Net ba? On diba? Yeah. Ang objective no, ang main objective ng RICON or Rotary International Clubs on Net ay makapagbigay no, mai-deliver natin yung mga updates ng iba't ibang mga Rotary clubs and districts globally no sa ating mga tagapakinig.
So that's the ano, the grand objective nitong program na ito. And eventually, Kuya Ed Madrid is of the opinion na siguro hindi kailangan na limited sa Rotary Clubs lang yung pinag-uusapan po natin dito, no? Especially kasi merong observation na ang mga Rotarians ay hindi lang sa Rotary Clubs connected. Meron din connection sa kagaya ng Philippine Eagles. So si Kuya Ed Madrid ay ano, no? Past national president ng Philippine Eagles. So, yes, I remember that shot. Kasi ang totoo, nung time na siya ang president, I was working for him. Meron kaming publisher kasi yan at the same time. So meron kaming mga magazine during the time na tamang-tama naman siya ang pangulo noon. Pero that's way back, ha? Parang bata pa ako noon. So, di ba? Matagal na yon. Past president siya. Yeah, wow. Ay, yeah, 2005 yan na national president siya. Ngayon, yes. Aktibo pa rin si Kuya Ed sa Philippine Eagles. And ako din ay membro ng Philippine Eagles. So magkasama kami ni Kuya Ed sa club, yung Makati Central Eagles Club. So ang point ni Kuya Ed, pwede nating i-integrate kasi meron naman tayong isang layunin lamang, and that is to deliver services sa mga kababayan nating mga Pilipino. So, kaya ngayon, hindi na rin nililimit, ano, dahil, kumaga, ang pinaka-unifying organization right now is Rotary. So, kung Rotarian ka, na-connected ka doon sa ibang mga civic society organizations, then pwedeng isama dito. So, ganun yung nangyayari niyan. Although, Rotary International Clubs on Net pa rin yung talagang pangalan natin. Oo, yung title ng program. Anyway, for your information, ako naman, dalawang beses ako nag-Rotarian eh. Nung mas batang-bata pa ako, I was with Santa Mesa Heights, Rotary Santa Mesa Heights. Pero nung medyo, nagkasama ulit kami ni Ed, nasa Rotary Club Cubao, Cubao South, ako nag-member. I see. Well, siguro ang pinaka-accurate doon, Miss Yur, no? Ay, inactive Rotarian ka, pero you are still a Rotarian. So, oh, wow. Ano? Oh, inactive lang. Okay, yeah, that's inactive. A good one. Yeah, right. Kasi, di ba, ang pagiging Rotarian natin, kapag aktibo tayo, yan yung regularly tayo na nandun sa mga clubs natin, but after some time, medyo nagiging busy for whatever reason na nagiging dahilan, nagiging inactive tayo. But anytime we can be active ulit as a Rotarians, di ba? We just have to get back to sa mga club membership natin. So, ganun yung that's direction. Oh, I love being a Rotarian after all. That's really great to hear. So, ikaw, saan Rotary Club ka, Chot? Sa Pasay Marina, District 3810. So, kasama namin yung Manila City, tapos Pasay City, and then the provinces of Cavite and Occidental Mindoro. So medyo malawak-lawak yung ano namin. Diyan yung friend Rotarian Jojo Gonzales. Parang nagkahiwa-hiwalay kami doon sa Rotary South eh, Cubao South. So napunta si Jojo diyan, I think, together with my friend, my late friend si Aida De La Cruz. Of course, medyo di tinagalan ng COVID at wala na si Aida. But she's my inspiration. Kaya ako nagpaka-active nung time na nasa Cubao kami. Yeah. So, sometimes kasi yun, no, nadadrag tayo. No? Parang may term doon kuminsan sa individuals yung mission drift. No? So, at one point, we got hooked doon sa directions ng Rotary, and willingly naman, di ba, naglalabas tayo ng mga contributions natin para doon sa cause ng Rotary. And indeed, we enjoyed it, di ba? May mga naging friends tayo, no? Naging aktibo tayo doon sa mga activities ng Rotary. And there is no reason bakit, kasi hindi naman natin isinuka yung Rotary, di ba? We still love Rotary. No? And we take pride in being Rotarians. Of course. After,
That's something you should be proud of, being a Rotarian, di ba? Yeah, yeah. After all, hindi basta-basta maging Rotarian, di ba? Ang isang basis dyan, you cannot apply to become a Rotarian, di ba? Ikaw ang i-re-recruit. Diba? Kasi ang assumption doon, nakikita ka as somebody na fit to become a Rotarian. So, kaya meron talagang sense of pride. And then, ito lang yung alam natin na civic organization na membro ng United Nations. Diba? There is no other civic organization na membro doon eh. Rotary Club lang, Rotary International. Yeah. Wow, that gives us more reason to be proud Rotarians, di ba? Right. Mm-hmm. Yeah. So, itong mga previous na ano na mga pinag-uusapan dito ay meron kasing isang national project. Yung Academy for Sari-Sari Store Enterprise Training or ASET na pinangungunahan ni PE Dicky Aguado ng Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park. So, involved tayo doon yung RECON. Ang implementation nito ay buong Pilipinas. So, that is one project. And then the other emphasis nitong programa nito ay yung 1 million trees and bamboos no para sa Sierra Madre Mountain Range. So ito I think we can also give you a background no about this program. So we started this last year in August no para ang focus nito ay yung Sierra Madre Mountain Range. Ang mga dahilan dyan, una, merong batas na Arbor Day Act of 2012, yung RA 10176. It requires all able-bodied citizens of the country na magtanim ng puno every year starting at age 12. So, Miss Yura, no, ilang taon ka na ba? Ikaw ay 16 years old? So, imagine mo na lang kaklase ako ni Ed. Just try to. Pero tama ka, nakasali na kami dyan sa Arbor Day na tinatawag na yan. Yan. And so, ang ano dito, ang challenge dito is ma-maintain natin na taon-taon yung mga tao ay nagpa-participate sa tree planting. Kumbaga maging bahagi na ng ano natin, no? ng buhay. Unfortunately, parang hirap na hirap tayo doon. No, kasi kahit ako, nakapag-participate ako sa mga tree planting in the past, pero wala sa mind ko na every year I'm going to plant one tree. So dapat maging maging parang panata natin, no? Nasa national consciousness natin yon na lahat tayo, starting at age 12, magtatanim tayo ng isang puno, no? Taon-taon. So that's one. And then, so, kinikwenta mo nga edad, kung ikikwenta mo yung edad, kung nagsimula ka at the age of 12 at 62 ka ngayon, 52 years ka na nagtatanim ng tree. Right. Diba? Right. So, yun yung ano, yung challenge. So, ang dami hindi eh, no? Hindi niya mabilang na nakaganitong number na siya ng trees na naitanim. Kasi nga, hindi natin nagiging practice. And so, we need something na mapupush sa ganung direction na wala tayo, dapat ano, nasa isipan natin na it is our civic duty, it is good citizenship na nagtatanim tayo ng puno annually. So, yun yung isang trust nung program. Now, okay. The other trust is sa may Sierra Madre. So, bakit sa Sierra Madre? Ang isang reason ay practical. Limbawa, taga City of Manila ka, eh kung magtatanim ka ng puno, Miss Yura, saan ka magtatanim ng puno pa sa City of Manila? Di ba? Practically, wala na eh. Di ba? Yung, kung halimbawa, yung 3 million na residente ng City of Manila, magiging good citizen yan, magtatanim. Saan magtatanim sa City of Manila? Wala na. Yes. Wala nang pagtataniman doon. So, we need alternative venue para doon sa tree planting na yan. Ngayon, natanong saan? Marami namang iba, no, na provinces na nakapaligid, no, like sa Cavite, di ba? O di kaya sa Bulacan. Pero saan doon specifically? So, bakit pipiliin yung
Sierra Madre Mountain Range. For a very good reason na pipiliin yung Sierra Madre Mountain Range. Unang-una, ito ay isang natural heritage sa atin. At ang kagandahan dito, yung Sierra Madre Mountain Range, nagsisilbing protection natin mula sa mga bagyo na nanggagaling sa Pacific Ocean na papasok sa Luzon. So, bago dumating sa atin, dadaan sa Sierra Madre, eh paglampas, mahina na yung bagyo. So, kung alisin natin yung Sierra Madre, eh, kawawa tayo. Imaginin natin, Miss Shure, no? Yun nangyari sa Leyte, no? Sa Yolanda, signal number 5. Tapos, wala silang natural barrier. And so, it cost thousands of lives, no? Dahil kasi, kung nagkaroon ng storm surge, walang pipigil doon sa may storm surge, eh. Di ba? So, yes. Vulnerable na vulnerable. But not in our case sa Luzon. Because God gave us, no, itong Sierra Madre Mountain Range. And so, we are just giving back the favor to the Sierra Madre Mountain Range na magtatanim kami ng puno doon sa bulubundukin na yan. Yun yung other trust nitong program nito. Kaya merong 1 million trees. Ang dagdag na information dyan, yung Sierra Madre Mountain Range ay 540 kilometer stretch mula sa Cagayan Valley pababa sa province ng Quezon. At ang binabagtas nito, 10 probinsya. Opo. So, Cagayan Valley all the way to Quezon Province. So, yun ang haba ng Sierra Madre Range. Yeah, 540 kilometers. So, okay. Tapos ang isa pang nalaman namin, Miss Shure, ay hindi alam ng mga tao kung nasaan yung Sierra Madre. So, pagtinanong namin, nakapunta na po ba yung Sierra Madre? From where I go, ako madalas ako nasa tuktukin ng San Mateo. Ganon. At saka Tanay. Medyo nasisilip-silip naman, di ba? Yeah, yeah. So actually, yung San Mateo at yung Tanay ay bahagi ng Sierra Madre Mountain Range. Ayun pala. Ang ibig sabihin kasi ng Sierra ay peak, no? Yung tuktok, no? Tapos yung Madre ay mother, no? So mother. This is the mother of a peak, no? Yung mga ridges, no? So yun ang Sierra ridge. And ridges, ang Sierra Madre, ang mother noon, 'di ba? Yes, mother of ridges, no? So isang 540 kilometer mountain range 'yan, no? So yun ang ibig sabihin. So, sa buong Pilipinas, wala na tayong matatagpuan na Sierra Madre, no? Walang ganon. Isa lang talaga sa Luzon. Kaya ito yung natural heritage natin. And so, okay. It is educational, no? Na yung mga tao ay magkaroon sila ng first-hand experience doon sa natural heritage na ito. So, yun yung isang gusto nating mangyari. Kasi hindi nga alam, sabihin, nasaan ba yung Sierra Madre? Pag tinanong yung mga tao kung ano-ano yung tinuturo dahil hindi alam. So, kulang din tayo sa education about doon sa, is that geology and geography? No? So, yun yung isang pwede nating i-address doon. Now, ang isa pa dito, Miss Shure, no? We want to address yung problema ng bansa ng climate change. So, sa climate change kasi kailangan natin ng mitigation. Kailangan din natin ng adaptation. So, yung pagtatanim ng mga puno, yun ang isang ginagawa natin, yung climate change mitigation. Sa pamamagitan kasi ng mga puno na maitatanim natin, ay nagkakaroon ng mga tinatawag na carbon capture. Dahil kasi, di ba, nagre-release ng oxygen yung puno, tapos kinakapture naman niya yung carbon dioxide. Correct. So, yung ilalabas naman niya, oxygen, so there'll be enough oxygen in the air, di ba? Na kailangan natin, right? Oo. So, yun, no, Miss Shure, yung mga pinag-uusapan natin tungkol dito sa tree planting. At itong taon na ito, magsisimula uli yung tree planting activities namin.
No, di ba no, napag-usapan natin na kayo nga din invited na mag-participate dito sa ating tree planting. Ano po? Yes, yes. And in fact, no, isang former congressman na kaibigan ko, he started by even writing a book. Pero yung kanya, yes, aside from trees, meron din siya mga crops na kailangan din natin for, alam mo na, food security. Pero yung trees talaga niya rin. Kaya 4-volume yung librong yun. I'm talking about the former congressman Arkiza ng Senior Citizens. So, Chot, nakita mo kami mga senior citizens. Sasali kami dyan sa tree planting na sinasabi nyo. Wow, I'm looking forward na makasama mo namin kayo, Miss Sure. Po, no? At iwan ng legacy ang senior citizen, di ba? If each and every one of them will go out of their way to plant tree, diba, plant a tree. Kahit isa-isa lang, isa dami namin, di ba? Ito ang maganda. Right. Actually, ang may konsepto ako dyan, yung mga kwento ni Lola Basyang. No? Oh. Kasi, yung mga senior citizen, yan ang source ng wisdom eh. Ngayon, ang problema natin, we do not have that much opportunity na makinig mula doon sa mga wisdom ng mga lolo't lola, mga senior citizens natin. So, yun yung isang component ng konsepto ng programa na yung senior citizens natin, lalagyan natin ng ano, kwentuhan. No? Yung mga kwento ni Lola Basyang. Maganda. Kwento ni Lola Basyang. Pero bata pa yata ako nung nakikinig ako niyan eh, nung kwento ni Lola Basyang. So ngayon, ako na, lola na myself. But maganda kasi I think kung yan talagang i-involve natin ang mga senior citizen. Sabi kasi, Chot, nung natatanda mo yung sinabi ni Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kasi Jose Rizal yun eh, di ba? Nagsalita. Eh, hindi niya alam, yung mga kabataan na yun, ito na ngayon yung mga senior citizens natin. Ngayon. So, maganda na. Yan. Yeah. And so, yung mga senior citizens kasi natin ang nagbi-bridge din sa atin doon sa ating not so distant past na without them walang magkukwento sa atin ng first hand ng mga karanasan. Ako, no? Eh yung iba pa nga diyan ano eh, may papasa pa sa atin dahil yung mga narinig nilang kwento sa mga lola nila, mga lolo't lola. Generations from generations na yung kwentong makakalap natin, no? Yung lahat, maraming henerasyon na dinaanan. Mm-hmm. Right, right. So, kaya mahalaga yung mga kwentuhan. Oo. So, yun yung isang pwede natin maging area ng collaboration. No? So, hindi lang magtatanim yung mga senior citizen. Kung hindi, lagyan natin talaga ng portion ng mga kwentuhan, mga kwento ni Lola Basyang. Pag sinasabi ko na si Lola Basyang actually ay hindi babae, si Lola Basyang. Correct, di ba? Correct. Yes, correct. Yes. Oo. So, pero syempre, mga bata noon, nung nakikinig ang mga bata, talagang they picture a Lola Basyang. And syempre, nalalaman na lang yan later on eh, na ito pala, akala ko Lola Basyang ang pinakikinggan ko. Pero kasi akda naman yan talaga ni Severino Reyes, di ba? Right, right. So, yun ang kagandahan kasi ibig sabihin, may papaliwanag natin na ang magkukwento, hindi ito limitado sa mga babae, sa mga lola. Kung hindi, pati yung mga lalaki ay makakapagkwento. Yes, of course, kwento ang buhay, di ba? Apa, apa. So, yun yung isa po sa project natin yan, ha? Yes, yes. So, pag-usapan natin at kailan ba huling nagprograma si Ed with you dito sa ating ano recon? Actually, matagal na rin po eh, no? Kasi I'm not sure kung naging aware ka na nagkaroon ng accident si Kuya Ed. No? So, for some time. Yeah, yeah. Talaga? So, nasa taxi siya tapos nabangga yung taxi. Bumaligtad yung taxi. Bumaligtad yung na nasa Ed? Wow. Nasa loob siya. Yeah. Okay. E tapos, natutulog siya sa taxi. Nung magising siya, nasa hospital na siya. So, buti nga. So, Chot, anong month na ganap? Matagal-tagal na eh. Parang mga December yata or sometime last year. So, oh, for some time,
si Kuya Ed, hindi siya nakakalabas ng bahay, tapos nahihirapan siyang kumilos, namamagayong ibang bahagi ng katawan niya. And so he asked me, sabi niya, Chot, pwede bang ano, samahan mo muna ako dito sa radio show ko? No? At some point, pag minsan nakakasama ko pa siya eh, pero parang nang nagtagal, parang, oh, Chot, ikaw na muna yung mag-host. No? So naiiwan na ako doon sa hosting. So medyo recuperating pa actually si Kuya Ed until now. Buti nga nakakalabas-labas na siya eh. No? So, well, Ed, get well soon. Ikaw ha, malihim ka. Kasi Chot, sa akin, sanay na ako na pag busy yan at hindi ako naaalala, okay lang, di ba? Kaklase, bihira nga yung gano'n eh, kaklase since grade 4. Meron pa kaming communication, di ba? Pero nung, eto nga, binigla lang niya ako, but I'm happy because actually, yun namang DWBL, eh, mother studio nating lahat, di ba? Diyan tayo right, nagpo-program na. So, sabi ko nga sa'yo, hindi ka na akong pumunta sa studio kasi akala ko hindi ako marunong mag-StreamYard. Yun. Ngayon, natuto na. That's so, very nice. More about your plan, which I'm sure hindi lang tayo, may mga nakikinig tayo, yung mga listeners natin dito sa DWBL. Ano pa ba yung pwedeng mang-ingganyo tayo na mag-join sa atin? Yeah, ang isa, ang dapat kasi pinag-uusapan sa environment, no? Kailangan natin ma-educate din yung mga listeners natin, yung mga kababayan natin na ang environment, hindi lang ito yung mga bundok, tsaka yung mga ibon at isda. Ang environment ay din yung atin ding mga katauhan, yung mga kababayan natin. So tatlo po yan, ano? Pag sinabing environment, you have yung geological environment, ito yung bundok, yung dagat, ilog, no, yan po yun, ano, tsaka yung hangin, yan yung geological environment. Then meron tayong biodiversity. So diyan papasok yung mga ibon, yung mga puno, yung mga isda, yung mga tumatakbo na mga aso, pusa, yan. So that's biodiversity. Ngayon, meron ding tao. So ang ibig sabihin kasi nito, meron kang natural environment, meron ka ding man-made or synthetic na environment. Ang dapat pag pinag-uusapan 'yon dahil ang environment ay isa sa bagong area of focus ng Rotary Club ng Rotary International. Dati kasi anim lang 'yun po. Na during yung time na ano ay anim lang nung kahit na naging presidente ako. But just recently, dinagdag nila yung environment. So ngayon yung environment kailangan maintindihan mismo ng mga Rotarians. Tsaka ng mga kababayan na hindi ito yung mga ibon at saka mga bundok lang. Kasama dito yung ating mga pamayanan. So, meron kang urban environment, meron ka ding rural environment. So, magkaiba sila ng setting. Now, ang environment sa kasalukuyan kasi, Ma'am Sure, no, ay idinidikit sa usapin ng climate change tsaka ng environmental, yung mga disaster preparedness and response. Kaya kapag pinag-usapan yung environment ngayon, parang kasama na paano yung mga disaster preparedness natin kasi yung environment mo ay maaaring magdala ng mga natural disasters. Ngayon, dahil nga isang component ng environment, yung human component, meron ding human-induced na disasters. So, ang tanong, ano yung ating mga preparations doon? At ano yung ating mga responses? So, sa climate change, meron kang climate change mitigation tsaka climate change adaptation. Dahil because of climate change, yung social environment mo, nagkakaroon ka din ng mga problema. Siyempre, yung mga tao, mataas yung consumption ng energy dahil doon sa pagbabago ng klima. Yung problema ng food, ng pagkain. No? So, ano ang magiging behavior ng mga tao? Tapos, ang ito pang mga recent issue, no? Ewan ko kung naiisip ng marami, yung conflict, no? Geopolitical conflict sa West Philippine Sea, no? Yung China, gusto niya kasing bawiin yung Taiwan. Tapos, ayaw naman pumayag ng Taiwan na bumalik doon sa mainland China na maging isang bansa sila. Tapos, suportado ng Amerika, si Taiwan. Eh, tapos tayo naman,
eh, kaalyado natin si Amerika. Kapag ka nag kapag ka natuloy yung conflict na yun doon, eh paano tayo diyan? Anong gagawin natin? Delikado tayo. So, yan ay yeah. So yun ay isang ano no, yung man-made na disaster. So ang tanong, ano ang preparedness na mayroon tayo bilang isang bansa? Yung mga Rotarians, anong awareness mayroon? Napag-uusapan ba natin yung probability ng conflict at madadrag tayo doon sa conflict na ito? At ano yung preparations, no? Ano yung magiging response natin as a nation? I think yun yung isang problematic side. I don't know, at least sa club namin, I do not hear na pinag-uusapan yung usapin ng conflict. Kasi ang gusto natin pag-usapan lang, ano, you know, peace. We want peace. We all want peace. Pero, what if conflict? Atin yung mga stress, mga nakaka-stress na pag in-anticipate mo, may stress ka lang, di ba? Okay, so, yeah, ano masasuggest mo dyan? What? Paano ba? Ano gagawin natin bilang mga Pilipino? Well, two things na po, no? Two things. Una, tayo mismo, we should be calling for a peaceful resolution sa mga conflicts. That's one. So dapat na ikipag-engage tayo sa mga discussions noon. Just few weeks ago, sometime itong early this year, ay naka-attend ako ng isang yung peace convention, the first peace convention in the country na kinandak sa UICC. Yes. Uh-huh. Yeah. So, merong first national peace convention sa Pilipinas na recently lang naka-attend ako sa PICC. Uh-oh. So, yun ang pinag-uusapan na we are pushing for peaceful resolutions ng mga conflict. Pero, okay, ang peace kasi, merong dimension ng environment, no, or yung ecological peace kasi maraming ecological conflict. Sa Sierra Madre, ang dami. No? Ang isang pinakamainit ngayon, yung Masungi Geo Reserve. So, isang contested area ng Sierra Madre. So, may mga conflict doon. So, that's one. The other thing na pwede nating magawa, ma'am sure, no, is what if mag-fail yung mga efforts para sa mga peaceful resolutions? Ano ang ating mga preparedness na ginagawa? Yun yung ngayon yung parang medyo nakakatakot. Kasi tingin ko, sa observation ko, wala tayong gaanong preparations na ginagawa. Kasi kung matutuloy yung mga conflict na yan among nations, there will be raining missiles. Saan tayo pupunta? No? So, I don't know. Ikaw, Ma'am Shul, kung halimbawa magkakaroon ng war, anong gagawin mo? Alam mo, talagang player ko na mula bata ako, ayoko. Kasi alam ko, inabot ko yung mga kwento ng mga, alam ba, yung mga nakaabot sa World War II. So, ito, akin, kung sa my age, di ba, sana makasama ko ng lahat ng pamilya ko at magtago na kung ilalim ng bundok. we'll imagine of ways and means. At ang tingin ko nga, environment pa rin yung solution dyan. Kung tayo ay may mga, you know, may mga malilipatan tayo, mapupuntahan tayong lugar na kung maaari lang, di ba, ay ma-protect. Ay, syempre, ayokong imaginein yan, Chot, ha? Alam mo na, even at my age. Pero, syempre, faith in God. Pero, kung sakali nga, I think we also have to have preparedness, not only for us, sa edad namin, but siguro yung next generations man lang, mapag-isipan natin ano yung maaari to really save lives. Yun. Ganun ang nasa isip ko dyan. Yeah, yeah. So, ang nasa isip ko dyan, Ma'am Shure, no? Yung Rotary Clubs should be pumping funds para sa mga preparedness na actions. No? Mga preparedness activities and responses. Okay. Kaya lang, yun ngayon yung isang pwede nating i-kampanya.
di ba, na ang environment, hindi lamang ito yung coastal cleanup, hindi lamang ito yung tree planting. Ang environment, kasama yung mga man-made disasters. Tapos, yung mga Rotarians, yung mga Rotary Clubs, can be involved doon sa funding ng mga man-made disaster preparations. Dahil kasi kapag nangyari yan, hindi naman exempted ng mga Rotarians dyan eh. Ang kasama ang mga Rotarian doon sa maapektuhan. Ito Rotary Pin ko, Rotarian ako. Hindi, no? Walang efekto yan. Talagang dapat we are prepared. At yung sinasabi mo, sourcing of funds para makapag-implement ng mga preparedness programs. Tama ba, Shot? Yes, yes, correct. So, yes, dapat yes. Makapag-create, no, ng mga programs na para doon. Like, saan tayo, pagkalimbawa, merong mga plans sa pag nagkaroon ng the big one, ng earthquake, merong preparations o lahat dito magkikita, itong sector na ito, dito sa lugar na ito, no, merong ganon. Eh, paano kapag yung gera ang nangyari? So, yun, wala tayong plans. Wala tayong plans. Yeah. Meron nga si, si Doc Willie Ong. Ang sinasabi niya, kung halimbawa, kahit na yung disaster lang ng nuclear disaster, ano ang kahandaan natin bilang isang bansa sa isang nuclear disaster? Kasi, is that remote na yung possibility niyan? May mga... Dahil nuclear is just around the corner. Yung maraming, right. Di ba? Anong suggestion ba ni Doc Willie? Sabi niya, ang isa dyan, dapat meron tayong yung gas mask sa mga bahay-bahay. Mm-hmm. Tanong, ang meron yata tayo, puro face mask. Walang gas mask. Yan ang problema. Oo. Handa natin lahat. Oo. And then, merong isang medicine na dapat nating bilhin para to prevent yung harmful effect ng radiation. Wala tayo, no? Hindi nga pinag-uusapan sa Department of Health yung ganon. So, yun yung isang problema. Walang kahandaan yung Pilipinas na kapag ka nagkaroon ng isang nuclear disaster, hindi pa yung nuclear war, nuclear disaster lang kasi. Ma'am, sure aware ka ba na mayroong mga submarine sa paligid ng bansa na may mga nuclear warheads? Ngayon dito sa ating bansa, nakapaligid, 'di ba? Ang mga submarine yan. Yeah, ngayon kung halimbawa magkaroon niya ng isang disaster lang, hindi sinasadya, sumabog yan. Paano ngayon paano ang gagawin natin bilang isang bansa? Wala eh, di ba? Hindi natin napag-uusapan. Yeah. Oo, nasa mo na magandang preparedness para sa ganyan? So ang isa, dapat merong mga secured facility na pwede nating takbuhan. Hindi pwede yung mga gymnasium. Kailangan ay konkreto, selyado, at pagkatapos, meron nga tayong mga medicine na pwedeng inumin. Tapos merong gas mask. Halimbawa, mula sa bahay, mga bahay, susot ng gas mask, pupunta dun sa may facility na yon na secured, at pagkatapos, merong medicine na iinumin, tapos may mga imbak na mga pagkain. Ang tanong, meron ba tayong ganyan? Wala tayo niya. Are we prepared? Unang-una na, eto nga lang, di ba? Eto nga lang present yung kasalukuyan natin ay medyo nagkakahirapan na ng ayuda here, ayuda there. Yung ganyang preparedness, talagang lahat siguro ng tao. You harness the help of everyone, the support of everybody. Dapat siguro ganun yan, Chok, no? Yeah. And Rotary can take the lead, no? Para dito sa kampanya na ito na hindi na remote yung mga possibilities na ito eh. Hindi na remote. So by the day nag-i-increase yung possibility and probability na maaaring mangyari ito.
whether talagang war, nuclear war, or nuclear disaster. So kung mangyari yon, kailangan talaga ng preparations ng bansa, ng mga tao. So yun yung isa, no? Hindi naman sa tinatakot natin yung mga mamamayan, pero iba yung nakahanda, eh. Di po ba? Iba yung prepared, no? Kasi... Yes, yes. Ang Girl Scout ako, eh. Diba? Medyo yung slogan namin. Fairness, oo. Laganda. Oo. So, yun. Ang hirap kung hindi tayo nakahanda. So, kailangan natin ng mga lead na mga communities, no, ng mga advocates. Ayan nga, tamang-tama yung sinasabi mo. The Rotarians can really take the lead. And siguro naman sa dami-dami ng Rotarians na narito ay at may mga kapwa tayo Pilipino na sa ibang lugar can also act as one, di ba? Sabi nga, yes, di ba? Yes. In Rotarians are one. So, yes. Sana. So, Chot, anong magandang simulain o para masimula ng mga ganyang programs? So, yun, yung isa, paglo-launch ng advocacy, peace advocacy, peace and preparedness advocacy. So, yun yung isa na inire-recommend ko na gawin natin. We also take the initiative to push for that. And under po ito doon sa ano, no? Environment. So, ang environment natin, hindi lang natin pag-uusapan yung pagtatanim ng puno. Nabanggit ko ito, Ma'am Sure, kasi sa March 18, next Saturday, no, this coming Saturday, ay i-kick off yung One Movement, 1 Million Trees to protect Sierra Madre Mountain Range. So, yun, hopefully, sa mga susunod na occasions, yung mga senior citizens natin ay magiging bahagi na, ano po, no, nung kampanya. And by the way, hindi free itong tree planting activities na ito. Meron charge na 1,000 pesos per person. Ano po? Ang dahilan doon ay una, kasama na doon yung pagkain. Tapos merong seedling na itatanim, may ground preparations, ano po, no? So may ground preparations, merong seedlings, merong t-shirt din, no, yung campaign na t-shirt. At pinangungunahan ito ng One Movement. Yung One Movement, ito ay nagsimula bilang isang political group ng mga mamamayan supporting the incumbent president, si His Excellency PBBM. Ano po? So, after nung election, nanalo na si BBM, they converted into non-governmental organization na civic society org na ang direction ay nation building. Yung 1 million trees na pinasimulan ng Aksyon Kalikasan last year, kasama sila Kuya Ed Madrid, ay ito na nga in-adapt na. At kick-off ceremony ngayong March 18 sa Trekkers Stop, Barangay Magsaysay, Siniluan, Laguna. So, after this, ang target ay every year ay mayroong 10,000 volunteers, no, sa whole stretch ng Sierra Madre Mountain Range. And I'm looking forward, yung mga senior citizens natin ay makakasama. So, yung iba na malalakas pa talaga, tatanim din ng mga puno. Tapos yung iba naman ay kasama natin doon sa mga kwento ni Lola Bas. Yung ano po? Ang palagay mo, Tita Sure? Go tayo? Yes, actually, Chot, I think we should really start. Ito nga, importante yung mga ginagawa natin, the information drive, yung mga programang ganito, and maybe a lot more of things to really, ano, disseminate and invite people, invite or harness the support of everyone concerned, di ba? So, maganda yan. Oo. Except that humina. May magagawa ba technician dyan? Humina yung aking pandinig dito. But so, I hope you could still hear me. Pero yung aking audio ang humina. And so, yun. So far, palagay ko, Chot, makikinig or manunood ako
sa'yo. We have about 15 minutes more to go. Nakikita ko pa naman that the program is ongoing, pero talagang mahina yung naging ano ko, yung aking naging audio. Yan. But I'm listening to you, Chot. You can just continue to say what you have to say, pero yun nga, halos hindi na kita naririnig, nai-imagine ko na lang, buti na lang lip reader ako. So, yes, if there's something that can be done, we should do it now. At tayo nga mga Rotarians, magsimula tayo na kumilos, no? And, I mean, talagang gisingin natin ang diwa ng bawat Pilipino, hindi lang ng Rotarians. So, that's all, ano ba tawag doon? Yung spirit of cooperative, cooperativeness or cooperation. That kind, right, no? Right. In fact, alam ko, Chot, may mga ibang organizations na member ka din, eh. Aside from yung mga sikat na binanggit mo, Rotary Club, Eagles. But I know you are also part of, may organization, pero hindi ko nababanggitin kasi hindi naman ako, hindi na ako pinapansin ng presidente. Hindi, pero I know tayo, yung mga may dugo tayo, may descendants tayo ng mga national hero, di ba? Nananalaytay sa blood natin yung ating, ano, kabayanihan. So, I think yun ang, let's awaken that in everyone's heart and spirit. Gisingin ho natin yung ating diwa na handang tumulong at yun na nga, while there's time, pag-usapan na natin to, di ba? Right, right. Chot. So, yeah. Yung cooperativism ay isa rin sa advocacy ko. Ano po, no? So, kasi ito yung isang nakikita kong paraan para yung mga wider public ay makapag-engage sa mga advocacy. And at the same time, maiwasan natin yung sitwasyon na advokasya ng advokasya, tapos walang nahihirapan doon sa pangkabuhayan, yung kakainin ng pamilya. So kung mag-engage tayo sa cooperative, yun yung isang paraan na pwede magkaroon ng income. In fact, itong 1 million trees na ito, ay pinapasok namin under ng cooperative. No, dahil kasi, yung mga tinatanim namin, mga fruit-bearing trees, ay pwede magkaroon ng mga bunga. So, yung mga bunga nito, eventually, pwede i-harvest. Tapos, bibilin doon sa communities kung saan nakatanim yung mga puno. And then, dadalhin sa mga communities na kung saan nakatira yung mga nagtanim. So, dito sa NCR, sa Quezon City, kung saan sa ang mga lugar. So, pagka ibinenta yon, magkakaroon ng income. So, yung mga members ng cooperative, kasama yung mga nagtanim, ay magkakaroon din ng income. So, merong economy, in other words, na magagawa po. In fact, yung asset, yung Academy for Sari-Sari Store Enterprise Training, ay palalakasin yung mga economic activities natin. Although, ang isang direction niya ay para doon sa cultural revival tsaka yung cultural dynamics sa strengthening, yung mga economic activities natin ay mapapalakas naman. At dito involved yung mga Rotarians, yung mga Rotary Clubs natin. At ito nga yung isang priority namin na ma-implement doon sa buong Sierra Madre Mountain Range. Ano po? So, meron pa tayong gustong ipaliwanag, you know, dahil kasi noong si PBBM ay nag-speech sa United Nations, meron siyang sinasabi na paano ba natin haharapin yung mga problema ng buong mundo at ng ating mga bansa. Sabi niya, meron tayong tatlong tools, no? Three tools that we can use or three tools at our disposal. Ang una, sabi niya, we have science. So, ibig sabihin, meron tayong body of knowledge na pwede nating tungtungan para doon sa mga gusto nating gawin kung paano natin haharapin. So, hindi pwede yung kung ano lang yung maiisip natin, parang whimsical, no? Kung hindi, let us invoke science. Let us examine yung mga evidences, ano yung mga knowledge and information that we have, no? Especially sa panahon natin na mayroong technology. Marami tayong mga open source na information na pwedeng mag-gather na gagabay doon sa ating mga plans of actions. So that's one, yung science. Pangalawa, ang sabi niya, meron tayong solidarity. Yung pagiging mga magkakababayan natin, no, bilang mga kapwa Pilipino, yung salita kasing kapwa, napakahalaga, eh, no, na
tayo ay kapwa. Ikaw ay katulad ko, ikaw ay ako rin, no? So yung pagiging kapwa natin, yung pagiging kababayan natin, yun ang isang dahilan para tayo ay magtulungan, para tayo ay magkaisa, no? Alam naman na natin, di po ba, lagi na sinasabi sa atin, there is strength in number, di ba? And united we stand, divided we fall. So magtulong-tulong tayo, magsama-sama tayo, no? Palakasin natin yung espiritu ng bayanihan. So yun nga, dahil tayo mga kaanak rin ng mga bayani, no? Ang salitang ugat dun is bayan, no? Bayan, bayani, no po? Bayanihan. No? So yung solidarity natin, bayanihan, yun ang pangalawang tool. Yes, no? Yun yung pangalawang tool na sinasabi ng ating Pangulo sa United Nations. And pangatlo, sabi niya, ay mayroong sustainability. No? Hindi pa pwede yung papasimulan natin, eh sa susunod, titigil na natin kasi hindi sustainable. Pero paano ba magiging sustainable ang isang endeavor? Yun yung challenge sa atin. Sa language ng sustainability, mayroong tatlong components or tatlong dimensions. No po? Una, meron kang people empowerment. No, ibig sabihin, nasasanay yung mga tao, no, na ihahanda sila sa pagpapatuloy ng programa. So, nabibigyan sila ng mga proper training, yung consciousness nila na iaangat, yung spirit nila na ia-uplift. So, that's one dimension ng sustainability. Dahil kahit maganda yung programa, pero yung mga tao, walang ownership, no, wala silang capacity, correct, hindi magtutuloy, no? Hindi matitigil yon. So, yun yung isang dimension. The other dimension is, hindi pa pwedeng puro mga tao lang, tapos tayong mga tao, unmindful tayo doon sa ating mga tinatawag na natural capital or yung ating natural resources. No? Kasi yan ang ginagamit natin para doon sa mga lahat ng activities natin. Di po ba? Kailangan natin yung mga yung natural services nito, like the air we breathe, no, or the water we drink, and the food, no, that we take. Lahat yan kinukuha natin sa environment . So if we have a polluted environment, yung hangin mo hindi ka makahinga dahil puro nakalalason yung usok, no? Or bukas makalawa may cancer ka dahil puro sa dioxin. Hindi tayo tatagal, no? Wala talagang effort na magiging tuloy-tuloy, no? Tapos halimbawa problema natin tubig. Yan isang problema yan tubig na iinumin, malinis na tubig. Kung pag-inom natin ng tubig, palagi tayong magkakaroon ng diarrhea, ng LBM, wala tayong magagawang matino, di po ba? So, kailangan natin ng malinis na tubig. Hindi rin pwede na yung dinadaanan natin, puro basura, no? Kalat-kalat, no? Dahil kasi, kumbaga, wala na tayong pagtatapunan, hayaan mo na lang dyan sa kalsada. So, problema yun yung solid waste management. So kailangan natin ng planet conservation, no? So sa sustainability language, kailangan meron tayong consciousness about that, no po, no? Paano natin i-conserve yung natural capital ng bansa? Hindi pa pwedeng hindi naman ako anti-mining. I am anti-irresponsible mining, no? Kasi magiging hipokrito naman ako doon sa nakakaintindi sabihin, ang ginagamit mo diyan sa ano niyo sa programa niyo NIBA technology, yung technology niyan sa kinukuha yung mga materials niyan, hindi ba doon sa mga minimina, di ba? So hindi ako yung anti-mining per se, kung hindi anti-irresponsible mining. Ang problema natin kasi kapag nagmimina very destructive, no? Kasi gustong tipirin yung gastusin. Kaya yung mga means para i-protect yung environment, tinitipid dahil gusto lang i-maximize yung profit. So, yun yung mali, yun yung problematic. So, dapat meron talaga tayong planet conservation. Iniisip natin, hindi pa pwede nating ilustayin kung anumang resources meron tayo, yung natural capital natin. Dapat merong natural capital management, yung tama. And that itself is based on science. No, so problema pag ini-ignore natin yung science, no po, doon tayo nagkakagulo-gulo, doon tayo nagkakaroon ng mga problema. So that's the second dimension, yung planet conservation. And pangatlo, yung profitability.
ang problema natin, Ma'am Sure, no, lalo na kapag ka negosyante, yung nasa isip ay puro profit, 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 puro pera, 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 no? Kaya yung mga tao napapabayaan, yung planeta ay nasisira. Hindi tayo tatagal kapag ka ganon yung isipan natin. Ang isang extreme naman yan, Ma'am Sure, no, ay yung mga non-profit organization. No, so ako, problema ko yan eh, dahil kasi presidente ko ng Action Kalikasan, non-profit organization. So wala kaming profit. At ang tawag sa mga civil society orgs ay mga professional beggars. So parang ang sakit din pakinggan kapag sinabing ikaw ay professional beggar. Nako, dahil kasi hindi ka naman talaga nanlilimos. Binibigyan lang natin ng opportunity yung mga tao to take part doon sa advocacy na naniniwala sila, but they themselves alone hindi nila kayang gawin. Kailangan din nila ng mga organization na nangunguna, nagde-develop nito, no? Kagaya namin sa Action Kalikasan, meron kaming mga programa na dinevelop namin, yung kagaya ng green governance. Tapos yung mga tao, nakikita nila maganda yon. Kaya lang, dahil hindi nga sila membro ng organisasyon, hindi rin sila makapag-take part. At ang one way na hindi naman mauubos yung oras nila ay by becoming donors. So, yun ang isang paraan kung paano sila makakapag-take part doon sa may programa noong organization. Ang hirap din naman kasi, Ma'am Sure, na ikaw na nga yung nag-isip nung lahat nung ano, nung programa. Tapos lahat ikaw pa rin ang gagawa, si mag-isa mo. So talagang ang spirit hirap of tulungan na talaga ang pinaka number one shot. Kailangan, yes, lahat ng tao, sana, no, how I wish, lahat naman, sana tinatablan dito sa programang ginagawa nyo ni Ed. At sa Rotarians pa lang, doable na to eh. What more kung makuha pa natin ng suporta ng iba pang organizations, di ba? Right, right. So yun yung challenge po, no, kung yeah, paano natin. Yeah, use the remaining minutes, Chot, at ako'y nakikinig na lang sa'yo at I am all for the, well, in the spirit of oneness, magtulong-tulong tayo. And I, in my own way, ha, if I can be a part of this whole process, hayaan mo, total, hindi lang naman ang programa ito, dito ako ngayon sa'yo, but I have other programs, I have other stations, baka pwede, and meron na akong newspaper. Alam ni Ed yan, nakasalang na yung aming mga newspaper. Sige, help, allow us to help in terms of communication. Yeah. So, Choy, actually, Chot, this is your program, ha? Kaya ang extra nito sa'yo nakasalalay. Ako yung ngiti-ngiti na lang. Apa, apa. No. So, yun, sa perspektibo ng, ano, ng profitability, hindi lang naman yan yung mainstream na revenue source. So, kaya yung 1 million trees ay naniningil din kami dahil kasi pinapaliwanag nga namin sa mga tao, there is no such thing as free lunch. No? Magtatanim tayo kung meron man tayong ginagawa na hindi tayo nagbabayad, diba, pagkain, kasi merong ibang nagbabayad. No? Yun yung reality doon. Pero we want people to become truly responsible. No, yung pagtatanim ng puno na ito, nakakredite sa iyo yan eh, bilang isang mabuting mamamayan. So, sino ang dapat gumastos dyan? So, dapat tayo ay gumastos. Ano po? Isang beses lang naman sa isang taon. So, kung limba, mag-iipon tayo ng 10 piso araw-araw. Sa loob na isang taon, 3,650 yun. Yung 1,650 siguro yun ang ating gagastosin para sa may tree planting. Ano po? Yun ang ating isang magagawa. No? Ipon, 10 piso araw-araw. Tapos yung iba naman dyan, Ma'am Sure, ay interested sila, kaya lang for some reasons hindi na sila talaga makakapunta doon. So they want other people to do the tree planting for them so they can donate. So pwede na lang kontakin ako. Ang ginagamit ko ngayon ay yung Chot Velasquez tsaka yung Kuya Chot Velasquez na account sa Facebook. Ano po? So yun, medyo marami pa po tayong pwedeng sabihin, pag-usapan, kaya lang. Limited na po yung oras natin. So, pwedeng kontakin tayo para sa participation dito sa mga program na po ito. So, alas 12 na po, magko-close na po tayo. Papasalamat tayo. Ma'am, sa'yo, maraming salamat po, ano?
At maraming salamat sa mga tagapakinig yes. natin. Ano po, ano? Uh-uh. And we're looking forward sa mga senior citizens po natin. Ano po? At sa communications ninyo. Ano po, ano? And again, sa ngalan po ni Kuya World Class President Ed Madrid, ito po si Chuck Velasquez na bumabati po ng magandang araw, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. God bless po everyone. No? God bless Ma'am Sure. No po. And see you sa mga susunod po sanang shows. No po. And thank you and have a wonderful day. Inyong napakinggan ang palatuntunang R Icon, Rotary International Clubs on Net. R Icon, simbolo ng integridad at pusong makatao. Sa Rotary, konektado ka. Sa paglilingkod, una ka. Sali na. Hanggang sa susunod na pagtatanghal, hatid sa inyo ng Rotary Club Metro San Francisco del Monte at Rotary District 3780.